بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي فرض علينا شهر رمضان وجعل ركن من أركان الإسلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ملاحظة فقوري أتفاس السلامات أي أقلاما في الله سبحانه وتعالى siya'y Panginoon ng Sanlibutan. Ako ay sumasaksi na walang dapat sambahin maliban sa Kanya. At ako rin yung sumasaksi ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanyang kapayapaan ay siya'y huling sumbo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Ang sabi ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Muhammad, hindi ikaw lamang ako isinugo. Mayroong mga propeta na nauna sa iyo na ang isinugo ko sa inyo na sambahin na ng isang tunay na Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam o mga brother na nakikinig sa itong palatuntunan sa oras na ito, bakit nandito po kami sa itong review natin para ipaabot kami sa inyo ano ba ang tunay na turo ng mga propeta, lalo si Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa mga kanyanawa ng kayapaan. At ngayon po ay malapit na isa sa haligi, pang-apat ng haligi ng Islam, tinatawag ng buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay ito po ay isa sa haligi ng pananampalataya sa Islam. Ito po ang iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na kasulatan, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutib alaykumus siyamu kama kutib ala ladhina min qablikum la'allakum taqakun. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O mga sumasampalataya, ang pag-aayuno ay iniatas sa inyo, katulad ng pag-atas nito sa mga nauna sa inyo, upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Ang ibig sabihin, ito po ang haligi ng Islam ng buwan ng Ramadan ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang mga alipin o iniatas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kaniyang mga alipin ng mananampalataya sa kanya. Ganun din ay pinakaatas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa unang panahon para kayo ay magkaroon ng katakutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ay buwan ng Ramadan, yung ayuno ay bakit mong ginawa? Para ito ang pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala o pagtakot sa kanya dahil sa ito po ang iniatas natin Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So okay mga kapatid, alhamdulillah, nandito po isang kapatid natin na palagi natin narinig sa itong programa. Mayroon siya mga announcement, papahagod sa inyo. Ito po ang brother natin na si Abdurrahman Paunto. So bago natin na talakay sa malayak itong ayuno sa buwan ng Ramadan, so pakinggan natin itong brother natin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulih al-Karim Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal ng Quran, iniisip ba ninyo o kayong mga tao na nilikha namin kayo ng walang kadahilanan, walang kautusan, walang pagbabawal, walang gantimpala at walang kaparusahan na kayo ay hindi nababalik pa sa amin sa araw ng muling pagkabuhay para sa paghukom at pagbabayad, na kung kaya
Napakadakila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na hari, napakadalisay na malayo sa paglika ng anumang bagay na walang kadahilanan, walang ano, sinuman ang may karapatan at karapat dapat na sambahin, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya nagmamay-ari ng Al-Arshil Karim, ang kahanga-hanga, kagalang-galang at dakilang trono. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga kapatirang Muslim at magandang-magandang hapon pong muli sa mga sumusubaybay at nakatutok sa ating programang Ang Tahanan ng Karunungan. Ang programa pong ito ay napapakinggan sa himpilang DWSS 1494 kHz AM band tuwing Sabado sa oras na alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, at live din napapakinggan sa online streaming sa www.dwss-1494kHz.blog.com. At kung nais po ninyong mapanood at mapakinggan ang mga last program natin, bumisita lamang po sa youtube.com at itype ang salitang Darul Hikma Islamic Lectures, at doon makikita ang mga nakaraang talakay natin. Samahan po ninyo kami muli sa isang oras na talakayan ng mga mahalagang kaalaman hinggil sa pananampalatayang Islam. Kung kayo po ay may nais ikomento, tanong o imungkahi, mangyari po lamang na tumawag o mag-text sa numerong sumusunod: 0927-3527-619 o di kaya 0921-246-4672. Ulitin ko po, 0927-3527-619 o di kaya 0921-246-4672. Kapiling po natin ngayong hapon ang mga pinagpipitagang mga ulama upang magbahagi ng ilan sa mga mahalagang kaalaman patungkol sa Islam. Nandito po ang ating alim na si Alim Harun Angni at si Alim Abdul Nasir Ampaso upang magbahagi ng kanilang kaalaman patungkol sa Islam. Pero bago po ang lahat, isa munang panawagan sa ating napipintong aktibidades. Ito pong ang Itihado na Dawat El-Muslimat Incorporated, co-sponsored by National Commission on Muslim Filipinos, ay nag-aanyaya po sa mga Muslima o kababayang Muslim na dumalo sa kanilang Second Muslim Women Assembly in the Philippines, na ang tema ay Educating Women is Progress to All. Sa ito pong darating na June 10, 2014, Tuesday po yan. Ang oras po ay simula alas 7 hanggang alas 4 ng hapon. Pwede gaganapin sa Poneta Asylum at Pasay City. At mayroon pa po tayong yung para po sa Hajj, yung kung sino man po ang pilgrimage. Yung nagnanais na mag-Hajj o maghahabol. Andito po ang ating alim. Kung kailangan po niyo ang servisyo niya, tumawag lang po sa kanyang numero na 0927-3527-619. At ayun pong pangalawang multakan natin, ito po ay sa mga kalalakihan naman po ito, no? Sa 15 po. Sa June 15. Doon babalapin sa Quezon City. Quezon City po. Quezon City. Sa kasunduan. Ito po po. Anong oras? Alas 7. Alas 7 ng mga alas 4 na. Kapag. At may pahalo po tayong special greetings. Binabati pa, isa pong pagbati ng assalamualaikum sa ating brother na si Muhammad Vascones, na kasalukuyang pong nakikinig dyan po sa Middle East, sa Saudi Arabia. At bro, tibayin mo lang ang love mo, bro. Ganyan talagang pagtatrabaho dyan sa Middle East. Inshallah, makakaroasted. At ang ating brother, si Abdullah, na kasalukuyan nagmamaneho ng kanyang taxi. Assalamualaikum, bro. At
At ang ating tagapakinig dyan sa Barangay 648 sa Islamic Center, na ang kanilang chairman ay si ang buting chairman na si Faiz Makabato. Assalamu alaikum po. At kay Ana Sirad ng Islamic Center. Sa kaya po pati yung sila, yung si Vialete. Ayan po, yung mga taga-subaypay po natin dyan sa Vialete, kaya po. Assalamu alaikum po. Tumutuklabong po tayo sa ating programa. So, alhamdulillah, narinig natin yung isang kapatid natin na si Brother Abdurrahman Kaundo tungkol sa kanyang announcement para sa servisyo sa inyong mga kapatid o mga sister na nakikinig sa itong programa. So, alhamdulillah, dumating yung isang brother natin na si Sheikh Al-Alim, Abu Khalil, palagi natin siya nakikinig sa itong programa natin dito sa itong institution natin, mga kapatid. So, ngayon po ay mas maganda bigyan mo kami ng pinanggami ng konting pakinig. Pakinggan mo itong mga programa tungkol sa kasulatan o banal na Quran na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi po na nangilwa tayo sa ang Quran ay itong huling tipan na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Ito po ang Quran mula sa kanyang kapanahunan hanggang sa atin ay walang bawas at walang dagdag, malating manatiling original ng Quran. So si Sheikh Al-Alim Abu Khalil, inshallah mamaya pakinggan natin kanyang lecture tungkol sa ito na kanyang pinag-aralan sa banal ng Quran. So mga kapatid na kikinig sa ating programa, kanina po sinabi ko sa inyo tungkol sa pag-ayuno. Ang pag-ayuno ay ito po ay isa sa haligi ng Islam. So, alam natin nang dumating si Anghel Gabriel kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, palagi natin ito binabanggit itong hadith, na jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah bani al-Islam. Upan Nabi sallallahu alaihi wasallam bunya al-Islam ala khams. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ikamu salat wa itau zakat wa sawmu ramadhan hajjul bayti man istata ilayhi sabila. Ito po ang limang haligi ng Islam na sinabi ni mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa haligi ng Islam. Ang una-una ay saksi, pagsasaksi, walang dapat sambahin maliban sa nag-iisang tunay na Panginoon na siya ilumit ka sa atin, na doon tayo hingin ng kapatawaran o doon tayo hingin ng tulong kundi si Allah subhanahu wa ta'ala na sinasamba ng lahat ng mga propeta, kinilala ng lahat ng mga propeta bilang siya ay isang nag-iisang tunay na Panginoon. At pangalawa po, yung pagsaksi kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang kondisyon o haligi ng Islam. Pagkatapos mo sumaksi kay Allah subhanahu wa ta'ala ay pagdarasal sa 5 times a day. Itong pagdarasal sa 5 times a day ay ganun din na ito ang ginawa ng mahal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat ng mananampalatay, mga Muslim, obligatory sa kanila isagawa ang yung pagdarasal na para sa Allah lamang. So, para sa Allah lamang, tinatawag na taos, puso, ikhlas. Pangatlo po, yung itong buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan, sumalapit ang buwan ng Ramadan, insyaallah ang simula sa buwan ng Ramadan, kung makita ng buwan, ay sa June 27, titingnan ng buwan, kung makita ang buwan, ang simula siguro yung 27 ng buwan ng Ramadan sa July. So sana malapit ang buwan ng Ramadan dahil si mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, palagi na hinihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma balighna Ramadan, o aking Panginoon, iabot mo ko sa buwan ng Ramadan. Dahil sa buwan ng Ramadan ay ito ang tinatawag ng banal na buwan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi ng Allah, o mga sumasampalataya, ang pag-aayuno ay iniatas sa inyo katulad ng pag-atas nito sa mga nauna sa inyo upang magkaroon kayo ng takot sa kanya. Ang ibig sabihin, ito po ay obligatory, farado sa mga mananampalataya yung buwan ng Ramadan. Pati mga propeta ay sila ay nag-aayuno, taos puso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, si Prophet Jesus na tinatawag sa mga Muslim bilang lingkod o subo ng Panginoon,
ay tayo ay mga Muslim na niniwala isip Kristo na anak ni Maria na walang kinasasangkutan ng lalaki at siya ay lingkod ng Diyos at sugo ng Diyos, ay binangkit din sa Biblia na siya ay nag-ayuno ng 40 days. Pero sa mga Muslim ay 30 days sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dahil sa ito ang obligatory. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iniatas ni, sa inyo patulad ng pag-atas nito sa mga nauna sa inyo. Halimbawa, ito pong ayat ay dumating kay Prophet Muhammad. So sinabi ng Allah, O Muhammad, hindi ikaw lamang ang inutos sa mag-ayuno. At hindi yung mga apostol mo, hindi yung mga sahaba mo. May nauna. At yun lang una yung mga propeta, ganun din si Jesus Cristo, ganun din si Moses, o si Abraham na tinatawag ng ama ng mananampalataya, yun sila Noah, yung mga naunang mga propeta, sila rin yung nag-ayuno sa, para sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadis kudsi, As-sawmu li wa ana ajzi bi. Sabi ng Allah, sinabi ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ni Allah, ang lahat ng ginagawa ng anak ni Adan ay para sa kanya, maliban sa pag-ayuno, sapagkat ito ay para sa akin at nagantipalaan ko ito. Lahat ng ginagawa ng anak ni Adan ay para sa kanila, maliban sa ayuno, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ayuno inangkin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay para sa kanya. At siya po ay magbibigay ng reward sa itong ayuno. Dahil sa ayuno, yung fasting, ay walang nakakaalam kung hindi ka ang sarili at yung Panginoon mo. Halimbawa, ngayon fasting sa Ramadan. Wala naman nakakita sa iyo kung pumasok ka sa loob ng kwarto, kumain ka na, uminom ka, pagkatapos pumunta ka sa mga kaibigan mo, sabi mo, ang napakapagod, napakaano ngayon kasi ako ang ano ngayon, nagugutom na ako. Hindi totoo pa lang, pumasok ka na sa kwarto, kumain ka, paglabas mo, nakukwento ka, ay ikaw naman ay gutom na gutom. Pero hindi alam ng kaibigan mo, ay ikaw ay kumain sa loob ng kwarto. Walang nakakala kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang dahilan, ang ayuno ay inangkin ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ni Allah, ang lahat ng ginagawa ni anak ni Adan o tao ay para sa kanya, maliban sa pag-aayuno sapagkat ito ay para sa akin at gagantipalaan ko ito. Maliban daw sa ayuno, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay magbigay ng malaking gantipala dahil sa ang ayuno walang nakakaalam kung hindi ang tao at yung kanyang Panginoon. Kung ibang tao hindi niya alam yung pag-ayuno. Sinabi pa ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinuman mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin ay alang-alang, ang taus-puso, ikaw ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, dahil para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang sinabi ng Allah? Kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ay patatawarin ng kaniyang nagdaang mga kasalanan. Allahu Akbar walillahi alhamd. Ang tao, kung siya ay nagkasala, sabi niya, opo, patawarin mo po ako. Iba kung ikaw ay nagkasala sa tao, sabi mo, brother, sorry po, dahil siya po ay nagkasala. Pero kung ikaw ay nagkasala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ng Allah, kung ikayo ay magbalik loob sa akin, ako ay magbigay sa inyo na kapatawaran. Ano ibig sabihin ng masasabi? Ikaw ay gumawa ng masama, pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa, ay ikaw ay pumapatay ng tao, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mang katalanapsan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino sa inyo ay nakapatay na isang tao? Ano ba yung ayat sa Quran? Baka na makatalan na sa jami'a. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakapatay na isang tao, ang katumbas ay palang pinatay mo ang lahat sa tao sa mundo ito. So, grabe. Malaking kasalanan yun. Ngayon, ikaw ay pumatay ng tao. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikaw ay nakapatay sa isang tao, parang pinatay mo ang lahat ng tao sa mundo. Huwag kang pumatay ng tao. Dahil sa ito ang pinakamalaking kasalanan. Maliban sa karapatan. Alin mo, ano ibig sabihin ng karapatan? Alin mo, ikaw naman, nasa bahay ka, may pumasok sa iyo sa bahay mo, papatayin ka. So, labanin mo yun. Wala kang kasalanan dahil sa depensa mo sa sarili mo. Pero kung sinasadya mo, pinapatay mo ang tao, walang kasalanan, parang pinatay mo
ang lahat ng tao sa mundo. Ito. So, ang ibig sabihin, ikaw naman ay nakagawa ng masama, huwag kang magnakaw. Dahil sa magnakaw ay para pinakamasaking kasalanan yon. Huwag kang mangalunya. Ganon din ang pangalunya ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ang gawin mo bilang ikaw ay isang may puso na may takot, magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaihul ladina amanu tubu ilallahi, tawbatan nasuha, o kayo ay manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala ay si Allah subhanahu wa ta'ala, kaniyang Panginoon, magbalik loob kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, para kayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga kasalanan. So ganun din ang buwan ng Ramadan. Ang sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa buwan ng Ramadan, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinuman ng mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala o para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ayuno, ay siya ay papatawarin ang kanyang nagdaang mga kasalanan. Allahu Akbar walillahi alhamd. So mga kapatid, ang ayuno po ito ay para sa kung ikaw ay nag-ayuno para sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ano nagawa mo ng masama ay ikaw ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana iabutay ng Allah sa buwan ng Ramadan para tayo ay makapag-ayuno sa buwan ng Ramadan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang sabi ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu taseho. Mag-ayuno kayo dahil sa ayuno ay ito ang tunay na gamot. Parang mag-guilty ang tao, ibig sabihin mayroon kang sakit. Anong sabi ng doktor? Kailangan ikaw ay mag-diet para mawala yung mga toxins sa katawan mo. Dahil ang tao nagkasakit, nag-diabetes, high blood, dahil sa sobra pagkain. Lahat ng mga kemikal kinakain natin, yun ang dahilan bakit tayo nagkasakit. Nakita mo itong malakas na lahi, hindi mo lang may diabetes, may high blood, iba-iba naman ang sakit, punong-puno ng hospital ng may sakit. So kapatid, ito po ang suggestion ko sa'yo, bilang ikaw ang Muslim o bilang hindi ka na Muslim, pumasok ka sa Islam, kasi ang Islam po ay tinuro ng mahal na Prophet Muhammad, ano ang tunay na gamot? Magfasting ka sa buwan ng Ramadan. Bakit? Kung ikaw ay fasting, lahat ng toxin na pumapasok sa katawan mo ay matatanggal yan. Dahil sa ikaw ay fasting, yung mga toxin na lumalabas sa katawan mo sa pamamagitan ng fasting. Ganun din ang ginawa ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati yung kaniyang mga sahaba. Yun ang tamang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumo tasihho, mag-ayuno ka para kayo ay magiging healthy yung kaniyang mga katawan, para kayo ay malusog. Kung ikaw ay malusog, yan ang tunay na kayamanan. Ang kalusugan ay kayamanan. So ngayon, pakinggan natin isang brother natin na si Sheikh Al-Alim Abdul Nasir tungkol sa kanya ibigay sa atin ng talumpati. Back to you. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ang lahat ng pagpupuri ay nauukol lamang kay Allah. Siya lamang ang dapat natin purihin at pasalamatan at hingan ng tulong at kapatawaran. Tayo ay nagpapakupkup kay Allah mula sa mga kasamaan ng ating mga sarili at masasama sa ating mga gawa. Kung sinuman ang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagliligaw sa Kanya. At kung sinuman ang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagbibigay ng patnubay sa Kanya. Ako po'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah, ang tanging nag-iisang Diyos. Na walang kasama, walang partner, at hindi nagkaanak, at hindi pinanganak, at walang katulad.
At ako po'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang lingkod at sugo, isinugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang mapatnubayan ang sangkatauhan at mapanatili ang tunay na relihiyong Islam. Ang mahabag at biyaya ng Allah at ang kapayapaan na may ipagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang Propeta Muhammad at sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak sa kanyang matuwid na landas. Sa mga kapatid namin na mga Muslim na nakikinig sa itong programa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At sa mga kapatid namin mga Kristiyano, magandang hapon po sa inyo. Sana po ay patnubayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at makita natin ang tunay na landas. Mahal namin mga kapatid, ang ating ipagpatuloy natin ang ating discussion patungkol sa anim na mga haligi ng pananampalatayang Islam. Ating maipaliwanag ang unang haligi, ang al-iman billah, ang paniniwala kay Allah. Pangalawa, ang paniniwala sa kanyang mga anghel. Pangatlo ay ang paniniwala sa kanyang mga banal na kasulatan. Ang apat ay ang paniniwala sa kanyang mga sugo at mga propeta magmula kay Adan at hanggang nagwakas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa nakarang Sabado, na ating naipaliwanag na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbigay ng mga katibayan na siya ay nagpadala sa mga nagpadala ng mga sugo upang patnubayan ang sangkatauhan. Marami tayong nabasa ng mga talata sa Quran at mga hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ating matatalakay ngayon ay ang patungkol sa pagka-propeta ni Muhammad at kanyang pagiging sugo. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbigay ng mga katibayan. Siya mismo ay nagbigay ng mga dalil, mga tanda na siya ay sinugo niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagsaksi. Shahadatuhu ta'ala wa shahadatu malaikatihi lahu alayhi salam bil wahy. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kanyang sinaksihan na siya ay nagpadala ng mensahe kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang kanyang mga anghel. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida." Ang mahujo sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga Kristiyano sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nila sinaksihan na si Propeta Muhammad ay siya ang kahuli-hulihang sugo. Dahil doon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala mismo ang nagsabi, "Lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun." Kahit hindi na nagsaksi, kahit hindi ka na sinaksihan ng mga Hudyo at ang mga Kristiyano, ngunit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sumasaksi o nagpapatibay sa kanyang ibinaba, sa kanyang ipinahayag sa iyo o Muhammad, anzalahu bi'ilmi, kanyang ibinaba ang itong kapahayagan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. At ganun din ang mga malaika, ganun din ang mga anghel, sila po ay nagsaksi
ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpahayag sa iyo. Nagpahayag sa iyo. Wa kafa billahi shahida, sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala na saksi o katibayan sa itong kapahayagan na ipinadala sa iyo. Yan po ang Quran. Pangalawang ebidensya sa pagka-propeta ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Qurashi al-Arabi ay ang salaysay ng Allah subhanahu wa ta'ala, isinalaysay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mensaheng ipinadala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para sa pangkalahatan, buong sangkatauhan. Wa khataba binubuwatihi, at kanyang siniliuhan ang mga pagkapropita sa mundong ito. At iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan na sundin si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibigin si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ang talatang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nisa. Ito po ay panawagan sa lahat ng mga taong, lahat ng sangkatauhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu kad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. O sangkatauhan, o mga tao, katotohanan dumating po sa inyo, dumatal po sa inyo ang sugo, bilhak, ang katotohanan ng sugo, merrabbikum, mula sa inyong Panginoon. Faaminu khairan lakum, at paniwalaan ninyo, sundin ninyo, yan po ang pinakamainam sa inyo. Yan po ang pinakamabuti sa inyo. Pangalawang talata po, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah, Ya ahlal kitab, kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basiru wala nadir, faqad ja'akum basiru wa nadir. Ya ahlal kitab, o angkan ng kasulatan, kad ja'akum rasuluna, katotohanan dumatal sa inyo ang aming sugo, yubayyinu lakum, at ipinapaliwanag niya sa inyo pagka atigil ng mga sunod-sunod na mga sugo, ang takulo maja'an aming basir, upang wala na kayong masabi na hindi dumating sa amin ang tagapagbalita, hindi dumating sa amin ang tagapagbabala. Fakad ja'akum basiru wa nadir, ngayon wala na kayong maikatwiran dahil dumating po sa inyo ang basiru wa nadir, ang tagapagbalita at ang tagapagbabala na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangatlong talata po sa Quran, sinabi ng Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hindi ka namin isinugo maliban lamang sa ikaw ay habag sa mga sa sangkatauhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ang aya po ito, ang talatang ito ay nagpapatibay na si Muhammad ay isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sangkatauhan. Ito po ang kaibahan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya po ay isinugo, hindi kagaya ng mga naunang propeta na doon lamang isinugo sa kanilang mga pamayanan. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isinugo dahil sa siya ay kahuli-hulihang propeta, wala nang propeta na darating, wala nang sugo na darating na susunod sa kanya. Kaya sinabi ng Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hindi ka namin isinugo maliban lamang sa habag sa lahat ng mga nilalang, mga sangkatauhan. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِي بَعْسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.
Waladi, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagsugo sa mga umiin, ang mga taong hindi marunong sumulat, hindi marunong gumasa. Bago dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kalagayan ng mga Arabo ay mga walang pinag-aralan, hindi marunong gumasa, hindi marunong magsulat. Isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa itong mga umiin, rasulan, ang sugo na mula sa kanila. Yatlu alayhim ayatihi, kanyang binabasa sa kanila, sa itong mga umiin, ang mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, at dinadali sa niya sila. Wa yuallimuhumul kitab, at itinuturo niya sa kanila ang pagsulat, ang at ang karunungan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, at sila sa sila noon ay napapaloob sa malinaw na pagkalihis. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Muhammadun Rasulullah. Mismo sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigkas, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangalan ni Muhammad, na siya ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadira. Tabaraka alladhi, malwalhati, ang nagpanaog, nagpababa ng Al-Furqan. Ang Al-Furqan po, ito po ay isang pangalan ng Quran. Pangalan ng Quran na siya ay, nang ibig sabihin, ay kanyang yufarriku bainal haqqi wal batil. Kanyang ang ibig sabihin ng Furqan, kanyang sinasabi ang katotohanan mula sa kamalian. Ala abdihi, kanyang ibinaba sa kanyang halipin na si Muhammad, kanyang lingkod na si Muhammad, liyakuna lil alamina nadira, upang maging si Muhammad ay taga pagbabala sa sangkatauhan. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ma kana Muhammadun aba ahdin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyin. Si Muhammad ay hindi naging ama ng isa sa inyo, isa sa inyong mga kalalakihan, walakin rasulullah, ngunit siya po ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa khataman nabiyin, at siya ang silyo ng mga propita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul kamar, Iktarabati sa'atu wa syakal kamar. Itong talata po ay tumutukoy ka propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktarabati sa'atu wa syakal kamar. Itong aya ay binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala noong ang isa sa mga musyrik, isa sa mga taong hindi nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hiniling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Muhammad, kung totoong ikaw ay propeta, bigyan mo kami ng katibayan na ikaw ay propeta. Baka pwedeng biyagin mo sa amin ang buwan. Kaya ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang talatang ito, Iktarabati sa'atu wa syakal kamar. Ang ibig sabihin, lumapit na ang panahon, lumapit na ang oras. Ang ibig sabihin, ang pagkagunaw ng mundo, wa syakal kamar, at nahati po ang buwan. Ito po ay nangyari sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nakita ng mga musyrik, ang mga taong nagtatambal sa Allah, yung mga Quraysh, yung mga alipi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita nila mismo, nasaksihan nila na nahati ang buwan, nahati ang buwan sa kapanahunan ng Propeta Muhammad. At kanilang tinanong ang mga
lugar na napalibot sa Makka, kung nakita nila ang buwan, ay lahat po sila nagsabi na nakita nila ang paggabiyak ng buwan. Ito po ay isa sa mga mirakulo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasul. O kayong mga mananampalataya, naniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, naniwala sa pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala, atiu Allah, sundin po ninyo si Allah, wa atiu Rasul, at sundin po ninyo ang kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakarami pong talatang nagpapatibay na si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang isinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah waghfir lakum dunubakum. O Muhammad, sabihin mo sa kanila, in kuntum tuhibbuna Allah, kung kayo ay iibigin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni at sundin ninyo ako. Yuhibbukum Allah, sundin ninyo ako, yuhibbukum Allah, upang ibigin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at upang patawarin ang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga kasalanan. Pangatlong katibayan na sa pagka-propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pagiging sugo ay ang pagsasalaysay mismo ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagka-propeta, sa kanyang pagka-propeta at kanyang pagiging sugo. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana an-nabiyyu la kadiba, ana ibnu Abdul Muttalib." Sinabi ng propeta, ako po ay propeta, hindi kasinungalingan, ako po ay anak, ako ni Abdul Muttalib. Sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masali wa masali al-anbiya'i min qabli, kamasali rajulin bana baytan fa ahsanahu wa jammalahu illa mawdi'a labinatin wahida, faja'ala an-nasa yatufuna bihi wa ya'dabuna lahu wa yaquluna halla وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. Ang katulad ko, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang katulad ko at katulad ng mga propetang nauna sa akin ay katulad ng isang lalaki, banabaitan, ay ang katulad ng isang lalaki na nagpatayo ng bahay, faahsanahu, kanyang inayos, wajamalahu, kanyang pinaganda, illa maudi alabinatin wahida, ngunit kulang ng isang halimbawa, isang halubla, fada'alan nasu yatufu nabihi, at ang mga tao ay kanilang pinapalibutan, wa'ajabuna lahu, at kanilang naiibigan, ngunit sinasabi nila, hala wada'ta hadil labina, bakit kaya ito kulang ng isang halubla? Isinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فأنا اللبنة أقو أن إسان حلوب لك هلمباوة وأنا خاتم النبيين أقو أن بينك سيليو نعم مع بروبيتا محمد صلى الله عليه وسلم نعم يبك سبيهن ما مهلمي مع تقابينيك أما بروبيتا أتا مع سوغو مجمولا كي آدم أي نغواكس بو كي بروبيتا محمد صلى الله عليه وسلم وفي قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. Sumumpa ako sa may tangan sa aking kamay, sa arili, la yu'min ahadukum, hindi na magiging mu'min ang isa sa inyo, magiging mananampalataya hanggang hatta akuna ahabba ilay, hanggang sa ako'y magiging o ihigit sa kanyang anak at kanyang mga magulang at ihigit sa lahat ng mga tao.
Kailangan po mahalin natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa higit sa ating mga anak, higit sa ating mga magulang, higit sa lahat ng mga tao. Sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum yadkhulul janna illa man aba." Lahat po kayo makakapasok sa paraiso maliban sa taong tumanggi. Sinabi ng mga sahaba, sinabi ng mga disipulo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yaba ya Rasulullah?" Sino ba ang tatanggi? O propeta ng Allah na hindi makapasok, hindi papasok sa paraiso. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kala man ata'a idakhal al-jannah." Kung sino man ang sumunod sa akin ay makakapasok sa paraiso, at kung sino man ang sumuway sa akin ay siya ay tunay na tumanggi sa pagpasok sa paraiso. Sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-risalata wa an-nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabi." Ang mensahe at ang pagka-propet, ang mga propesya ay qad inqata'at, ay natapos na, naputol na. "Fala rasula ba'di wala nabi," at walang sunod na susunod sa akin, at walang propeta na susunod sa akin. Ang pang-apat na ebidensya, sa pagka-propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito po ay nabanggit sa Torah, sa Old Testament at saka New Testament. Marami pong talata sa Quran at maraming talata sa Biblia na nagpapatunay na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah." Noon ay sinabi, ito ay sinasabi ng Allah. Noon ay sinabi ni Isa, si Hesus Kristo na anak ni Maryam, "Ya bani Israel," kanyang tinawag ang angkan ng Israel, "inni Rasulullah, ako po ay sugo ng Allah sa inyo. Musaddiqan lima bayna yadayya," nagpapatunay isa na una sa akin na ang Taurat, ang batas na ipinahayag kay Musa, "wa mubashiran bi rasuli," at nagbabalita sa sugo na darating, susunod sa akin ang kanyang pangalan ay si Ahmad. Ito po ay mismo si Hesus Kristo ang nagsabi sa talatang ito na isinalaysay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, maganda-ganda naman ang paliwanag itong kapatid natin na si Sheikh Abu Khalil tungkol sa palatandaan ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakahuli sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, yung kanyang paliwanag itutuloy mga kapatid. Every ganitong araw ay pwede kayo kinig sa aming mga pakinig sa itong programa. So inshallah, bigyan natin ng oras yung kapatid natin na si Brother Omar.